Ang pagkakaroon ng isang anak ay isa sa mga hangarin ng mga magulang. Para sa karamihan, isang malaking blessings na galing sa Panginoon ang pagkakaroon ng malusog at mabait na anak na siya ring mag-aalaga sa kanila pagdating ng panahon pag sila ay tatanda na. Subalit, mayroon ding mga mag-asawa na hindi talaga makapag-anak kahit anong gawin nila. Ngunit, hindi rin natin maitatanggi na dito sa ating lipunan ay mayroong mga kababaihan o mga magulang na hindi kailanman nagpapahalaga sa kanilang mga anak at sadyang itatapon at papabayaan na lamang nila ito kahit saan. Ang katotohanang ito ay nangyayari talaga sa mang bahagi ng mundo at maging dito sa Pilipinas. Ngunit sa bansa ng North Korea, may isang pastor na naging kilala dahil sa kanyang kabayanihan. Gumawa siya ng paraan upang tulungan at masagip ang mga kaawa-awang mga bagong silang na sanggol na kusang tinatapon at pinabayaan na lamang ng mga magulang. Ang pastor na ito ay nagngangalang Pastor Lee. Ayon kay Pastor Lee, siya ay mayroong anak na isinilang na may komplikasyon, kaya madalas siyang nandun sa ospital upang ipagamot ito. At doon, sa pamamalagi niya, nakita niya na marami palang mga bata ang pinabayaan na lamang ng kanilang ina pagkatapos nitong isilang. Ang iba ay tinatapon na lamang sa basurahan at sa mga lansangan dahil natatakot sila sa mga taong mapanghusga na babatuhin sila ng mga masasamang salita dahil nabuntis sila ng maaga. Sa bansa ng South Korea, marami ang tinatawag na teenage pregnancy o pagbuntis ng maaga o mga nabubuntis na walang ama. Minsan, ang mga magulang ng mga nabuntis na mga babae ang sadyang nag-uutos na itapon ang mga bagong silang na bata dahil hindi nila ito matanggap o nakakalabag ito sa kanilang kultura dahil sa wala itong ama. Minsan rin sila ay mga biktima ng rape at hindi nila kayang buhayin ang kanilang mga anak. Dahil doon, gumawa ng paraan si Pastor Lee upang masagip ang mga bata mula sa kanilang ina. Ayaw ni Pastor Lee na mamamatay lamang ang mga bagong silang na bata, kaya naimbento niya ang The Baby Box. Isa itong kahon na kasya ang isang sanggol na inilagay niya sa pader ng kanyang simbahan. Kung sakaling mang may mag-iwan ng bata, ay bubuksan lamang ito ng ina at iiwan ang kanyang bata sa loob ng box. At dahil sa bigat ng bata, ay tutunog ang box na siyang magbibigay hudyat na mayroon ng sanggol sa loob ng box. Dali-dali itong puntahan ni Pastor Lee upang kunin ang bata sa loob. Pagkatapos, aalagaan niya ito at ibibigay sa orphanage. Hindi lang pagsagip sa mga sanggol ang ginawa ni Pastor Lee, kundi siya din ay tumutulong sa mga magulang ng bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta pang pinansyal at makabuluhang mga payo. Dahil dito sa loob ng 11 taon, umabot ng 1,574 na mga batang sanggol ang kanyang nasagip at nailigtas. At 100 na mga magulang at ina ang kanyang natulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo kung ano ang nararapat nilang gawin at mga tulong pang pinansyal para matustusan ang kanilang pangangailangan. Minsan, hindi natin maiwasang mapatanong bakit ba may mga ina na kayang itapon at pabayaan ang kanilang mga anak. Wala ba silang puso o hindi ba nila naiisip ang kapakanan ng mga bata? O sadyang wala talaga silang awa? Ngunit isa pala sa mga dahilan na ginagawa nila ito ay dahil hindi sila handa sa mga maimumungkahi ng mga tao sa kanila, ang mga masasakit na salita na ibabato sa kanila. Niwala silang lakas upang harapin ang mga problema, dulot ng kahirapan at kamusmusan.
Kaya sa mga magulang, huwag nating pabayaan ang ating mga anak. Sila ay bigyan ng halaga at oras upang hindi sila gagawa ng maling hakbang na sa huli ay kanilang pagsisisihan.